Aga. Confused, yeah. Hey! Sorry na. Yes. Excited na mo. Oh. Anyway, Aga, it took you 26 years bago ka bumalik sa Metro Miracle Festival. Remember? 1992, noong una mong ginawa yung Bakit Labis Kitang Mahal? Right. Yes, sa Longa. Yes. Rivera, nananalo kang Best Actor. Yes. Nasunta nito 1993 ng Pelikulang. Aiko Melendez, nananalo ka rin Best Actor. Success comes in threes. At naniniwala ako doon na mukhang mangyayari ito at hindi posibleng mangyayari. Kung sa akin ito nang gagaling, ano ang pakiramdam mo? Kung ikaw ang tatanggalin Best Actor ng Metro Miracle Festival. And not only for the film fest, maybe sa ibang award giving bodies next year. Pag-party ako. Follow up lang po kasi sa nabanggit ni Kita Aster nga po, 1992 pa yung muli yung MMF entry. Okay, so ano po yung na-miss nyo sa festival? Na-miss nyo po mag-parade? Ano nilook forward nyo this year? No, because di ba sinasabi nga nila na parang napag-uusapan pa natin na mahina na ang user ng pelikula ng Pilipino. So internet-based na ako, mahihina, so TV, ganyan-ganyan. And then ang inaabangan na parate festival. And you see all the big stars nandun sa festival. So parang, you know, parate sila nandun sila. You know, the past 12 years, hindi na kami,
12 years na kami niya nakakapag-school up ng experience. For the past 12 years, we've been out of the country, November to Feb. For the past 12 years yan. So, anyway, sa kita pinapahalap ng festival, is ngayon, first time namin na nandito ng December. So, first time po ulit nandito kayo ng December and January in 12 years. So, ang pangalan ko ba ay makasama? Gusto ko makasama yung mga pinagkakaguluhan ng mga artista na yun. Like si Vice, si Nangako, si Big Soto. Kasi yung pinag-usapin ko natin, sabi ko, masarap siguro sila makasama. Parang gano'n. So parang yung pinag-usapin ko naman ng pelikula na gano'n na parang feeling ko mas less pressure ng festival kesa ng show yung kasi kita ng taon. Kasi puro lang ako eh. Kasi ang festival has its own promo. Like people just wait for Christmas and people watch movies, diba? Hindi yung in the middle of the year, nakupromote lang yung iba mo at magdasal ka talaga. Parang ang mga ka na sarap yung iba pa yung iba mo. So para pa magbilang kami sa malalaking pelikula is magbibang yung para sa amin na. Pero wala po parang sense of competition in a way? No. I think it was never in my life. Competition, even before when I was younger, you know, they would compete with actors. Doon na lang may bagong artista sa akin, ipukumpara, ipukumpit sa akin, ganyan. Hanggang isa na, hanggang 40 plus na ako, kinukumpara ako sa 20 year old actor na bago. Parang sabi ko, sabi ko, ay, hindi na natin sa kanila. So now, I'm just happy. Sabi ko, grateful ako na makahanay kami pag nakita namin yung pelikula. Sa mga gumibigat namin kalaban. I mean, nagkalabot at kasama sa walong pelikula sa nagkabalay na yung festival. Thank you, Bob. Thank you. Thank you, Alan Lee. Oh, now we go to Alan Lee. Okay, kay Direk, hi, kay Direk muna. Direk, ano po exactly yung mental condition ng character ni Aga? Kasi yung kay Sarah, di ba, parang unforgettable element, so parang hindi ganun ka-define yung kanyang autism. Kaya ano parang obvious na obvious, ano yung, anong klase yung kanyang dito? Mental situation. Yung character kasi dito kasi mentally challenged siya. It's different from when you say autistic or psychotic. Iba yung sa kanya. That's why yung character niya sa dito was able to raise a kid at magmahal ng totoo para doon sa anak niya. So yun yung difference doon sa niya, mga sinabi ko na autism, slow siya as a person, pero emotionally, yung EQ niya mataas. So doon na siya sa IQ lang mababa. But all the rest, you can say na he's a normal guy. Yun. Kaya sabi mo nga, ang pagiging father dito, lahat tayo marami, meron tayo mga kanilang yung tatay, kasi yung tatay, di ba? Pag tinatanong ako, how do I define yung tatay na sa dito? Para sa akin, ang pagiging ama, pagiging tatay, hindi siya na-measure by a college degree or a fat bank account, kundi yung capacity mo to love your, and raise your kid. So, ganoon yung character na si Nico Lisa. Ayun. So, Aga yung last time ni portrayed ang mentally challenged character, saan nga yun? Saan nga yung last na nag-portray? Ayun, so, paano pag ganitong, yun nga, alaman mo na gano'n yung character, paano mo inatake siya na para maging bago naman siya, maging fresh? Ang dami na namin na pero na ganito eh, di ba? Ikaw din naman, marami ka nang nakita mo naman ng performances na ganitong klaseng acting. Paano mo siya hindrit this time? Honestly, hindi ko alam. So much anxiety, months, weeks, days, leading to the shoot.
my balls were always up to here, nagpaspakisan, nanalo na. And it was really stressful. Kasi ito lang yung legal na ginawa ko to, lahat din tawa ko, you know, family, golf, sports, workout, diet, lahat yung ko na ginagawa ko, tanggal lahat dyan. Ito lang itong legal na to. And wala mo ako ginagawa, nakatingin din lang ako, pabrasahin ko yung script. Tapos pagkating ko sa set, tapos sinasabi ko ng direct, hindi ko alam kung gagawin ko. Man, ito paano ba ito? Kasi ngayon pa kami pinag-usapan natin sa team 9. Kasi meron ako, ito, sasabihin ko ito, no? Hindi, meron na si team 9 yan. Sa Pilipinas kasi, para meron akong feeling sa tagal ko sa industry na ito, we are all medyo celebrity-based. We are not actor-actor, ano eh. So we're celebrity-based. Kailangan ka na as Aga, endorser, celebrity, you sing sa mga ads, mga promos, mga ganyan, you've done all these roles. So we know you so well. So aarte ka lang ganyan, parang mag-cringe kami. Parang nakita na namin yan, parang kaya na lang ako kinabahan, kaya na kinabahan ko sa kanila, ano ba talaga yung character na yun, ano yun? So nag-explain naman siya sa akin. Sabi ko, yes, tama. Tama explanation, it's like this. You have a thinking of 10-year-old, but your EQ is like that, your IQ is like this, you're ganyan. Yes, I know that, but how do I do it? Yun ang stress na inabot ko, and ayun, nagawa namin, hindi ko alam kung paano. Actually, organic process, ano? Ito sinabi ko, sinabi ko, na nagtanong kami ni Anchara and Direk, kung paano gagawin natin? One shot at a time. So we weren't thinking of what tomorrow is gonna happen, what's gonna happen tomorrow, so movies, but no. This shot, every shot. Kahit uli ba ng angulo, there's another shot, doon nagsigil yung nagawin mo. Nandito it happened, and we're showing. Ayun, so organic lang siya doon kasi hindi ka lang kinailangan mag-research, mag-diversion, or whatever. No, it was just parang kailangan lang hindi ka maging normal. Hindi ka normal. So, bawat eksena, bawat take, pag action, pag andal ng camera, action, andal ka. Pag cut, para na yung feeling mo mali. Kasi hindi normal eh. Para na yung mali, para na yung stress ako. Talaga depressed talaga ako, para sa akin, para ako, pasinabi na asawa ko sa akin, edi, If you don't feel normal, then at least you're doing it good. Oh, nga naman, it's fine, diba? Kasi kung normal yung feeling mo, di, mali. Eh, hindi naman. Kaya that's why I had to ask my writer, si Mel, and Direk, please. Pag sinabi ko, Direk, paano ko malalaman kung mali ang ginagawa ko? Sabi niya, Aga, nanonood ka na sa monitor, if we cringe, parang, parang, cut. Yung isa yung parang mali ako sa yung ginagawa ko. So I had to trust him. And then after that, awa ko na. It was just nice. I hope so. Pero totoo, umabot ka sa akin, take 10. Hindi naman. Aga, take 2 lang ako. Ay, wow. Okay. Tatlong araw lang yun. Oo. Okay. Kaya naka-ready ako doon. No, meaning naka-ready. Like, sa hali kong ginagawa na, diba? 20 days, 30 days. So, I was ready for that. Parang sige, let's help me out. Diba parang, yun, kaya lang isang pag-cut, reaction. Nag-cut kami. Good. Dre, bakit? Okay ba talaga? Parang hindi ako nag-dito. So, doon nag-build ang confidence sa akin because of, okay ka. Ang ganda. You're watching sa monitor. Ganda! So doon ako nakabuelo. Tapos yun na rin, kasama ko, parang gano'n, besa, may magkasabi na, okay na. May gumanda sa amin. Like si John Garcia, first time siya ng eksena. So nag-reverse kami. So nahihiya ako, syempre, parang paano ko mag-reverse na, may gano'n ka. So there are some lies na, nice. O, action! Pag-take namin. Ginawa ko na yung ginawa ko, parang jump. Tapos yun na, just jump to it, diba? So ginawa ko, cut! Sabi sa amin dyan. Hi, diba? Pagkakulong siya. So, yun ang mga nakakatawa ng puso na nag-build ng confidence ko sa pelikulang to. Kahit sinasabi nila ganun din.
Kaya sila rin, pag nagiyawa na sila, parang kahit ako namamahaw sa kanila. Okay, oh, congrats, Aga. Thank you! Looking forward talaga mo sa pa-party mo dito, ha? Oo, ito yan! Thank you! Promise! Dapat pa